Ito medyo seryoso yung content. We're usually sa isang talent reality show. Si Ana na lang tatanong. Dami mga phone-in questions. sa isang talent reality show, may natutunan naman talaga, di ba? May mga natutunan kayo doon sa show na yon. We'll start from Kokoy. So, ano yung natutunan mo dito sa for the whole duration ng taping at yung mga na-realize mo? Yes, so, sobrang dami. Pero ang unang pumasok sa isip ko, yung tipong kapag may mga nangyayari na hindi kayo inaasahan, pangit man o maganda, kailangan mo i-accept at let go. Kumbaga, mag-move on ka agad. Kasi ako yung tipo ng tao na kailangan, naapektuhan ako eh. Kailangan parang yung sa maliit na bagay, parang daladala ko siya, parang ilang oras, ilang araw. So parang napansin ko with my co-runners, lalo na din kay Kap ko, actually yun, lagi naririnig to eh. Na parang, halimbawa, sa kapag ka nag-out of the country ka, merong kang plinano na puntahan, sabi nga nga, parang pag napuntahan mo ba yun, masaya ka na ba nun? So parang sa akin is, parang go with the flow. Lagi. So yun, bakit daw, oy, pag uwi mo raw from Korea, parang galing ka raw ng Saudi na ang daming sumundo. May mga nakiiyakan pa raw. Ganun ba yun? Sa kotse yun, sa kotse. Ah, sa kotse yun. Pero ang dami ang sumundo sa'yo. Oo, so, nagulat din po. Parang buong barangay. Anong oras na kami umuwi? Yung pamangin ko, tumakbo pa punta sa akin. Ano ba natulog na to, ha? Sobrang na-miss ka nila. First time ko po kasi mawala ng ganun katagal. So para akong AirPods ko sa ibang ganun balik ba ako. Parang OFW na yes. Talaga. No? Yes, oh, sige. Thank you. Yes, kay Angel naman na actually bagay pala kayo ni Kokoy, ha? Dapat talaga na-team na kayo eh. Baka pwede. Thank you po. Sinag-chiyama sa next radio to. In fairness, di ba? May chemistry, di ba? Yes, Jel, yun nga yung mga realization mo, natutunan mo dito sa show na to. Siguro po yung mag-work as a team. And kasi hindi ko po, wala po akong sports talaga. So, hindi ako nagko-compete. Never ko na-try na ganito na mag-work as a team. And ang dami ko na-discover sa sarili ko because of that na may pagka-competitive pala ako. Medyo malakas medyo pala. Pagka lang. Medyo lang. Ayun. So, marami pa pong iba. Sobrang dami. Physically, mentally. And yun nga, bibit-biting ko to hanggang habang buhay. Kasi malaki talagang lesson yung nabigay sa akin ng Running Man. Okay, sige. So, ano yung bibit-bitin mo na yon, yung mga natutunan talaga? Ako daw. Ay! Talagang si Kokoy ang galing sumakay, ano? Sige, okay na yon. Yes, Ru? Oo, kamusta naman ang mga paluha nung ano? Nung biglang na-surprise ka? Di ko rin po talaga in-expect yun. Pero based po dun sa tanong niyo po kanina, pinawi. Then napakarami ko po kasi dito na natutunan dito, especially yung pagiging independent. First time kong matutong maglaba, ngayon daw natutong bumili ng sarili kong pagkain, magtiklop. Yung mga ganong bagay, parang ang sarap lang sa puso na kaya ko pala, na dati iniisip ko lagi na sobrang napapaisip ko bakit ganito, hindi ko kaya yung ganito, hindi ko kaya maging mag-isa. Pero doon natutunan ko na pwede naman pala maging mag-isa. Pero at the same time, kahit na nandun kami, syempre hindi maiwasan yung makaka-feel ka ng homesick. Diba? Syempre, matagal na panahon hindi mo nakakasama yung mga mahal mo sa buhay. Pero doon ko naramdaman yung lahat ng co-runners ko na kami nagdadamayan sa isa't isa. Though minsan may mga nagiging problema din kami, pero at the end of the day, kami yung magkakasama, kami yung magkakaibigan dito, at kami lang yung magtutulungan, wala nang iba. So yun po siguro yung, I mean, bawat isa po kasi sa Running Man member, lahat po may natutunan ako sa kanila. So magagamit ko po yun habang buhay. Yeah.